Okay, salamat po, Pastor Elmer. Magandang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 1, verse 21. Okay. Pakiplas na yung topic natin ngayon, teacher. Magandang umaga po sa ating lahat. Kakarangalan ko po ulit na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay, our topic will be a name above every names. With S. Okay. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Let us pray. Father God, we glorify you, Lord. We worship you, Lord. Salamat, Lord, sa mga awiting makalamit, Lord, na namutawi sa aming labi, Panginoon. Ito'y pagburi, parangal sa iyong banal na pangalan, O Diyos. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, buksan mo ang aming puso upang, Lord, lalo ka namin makilala, Panginoon, dahil ang pagkakilala sa iyo, Lord, ay buhay na walang hanggan, na ikaw ang iisang Diyos, kapiling, Lord, na iyong anak na isinugo mo rito sa lupa at upang aming tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, nawa, Lord, lumawa ka aming kaalaman upang, Lord, lalo kami makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito, Panginoon, at salamat po, Lord, sa mga makikinig, Panginoon. Nawa, Lord, maging inspirasyon, maging kalakasan ang bawat isa, ang aming maririnig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Once again, maganda umaga po. Ang Biblia o ang buong kasulatan ay may mahalagang koneksyon sa kanyang pangalan. Walang iba kundi ang pangalan ng ating tagapagligtas na ang Panginoong Jesucristo or Jesus Christ. Ang pangalang Jesus ay mahalagang ibinigay kay Joseph ng mga anghel sa sukat na ikaliligtas ng tao dito sa lupa. Sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang pangalang Jesus ay common name. It is Joshua in Hebrews language meaning Yahweh saves. The name Jesus is special among the names of our Savior. The name Jesus is His personal name. Pag personal name, siya lang meron nun. Itong personal name na Jesus na ipinangalan sa kanya ni Yahweh in the family of God ay nagde-declare na ang Jesus na ito ay ang ating Savior o Jehovah saves. The personal name na sinasabi ng mga anghel kay Joseph refers to Jehovah himself. J is shortened for the name Jehovah who saves, meaning walang iba. Jesus is God's Savior, not only because He came from God, but also because it is God alone who saves through Him. Kaya tinatawag na personal dahil galing din mismo sa Diyos. And better yet, ang pangalang Jesus ang gagamitin ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Pero bakit may ililigtas? Kasi po, meron nagkaroon ng paglabag, nagkaroon ng pagsuway. But take note, walang basehan sa Biblia na kapag ni-recite mo yung Jesus name, ay magkakaroon ng power ang sino mang magbanggit ng kanyang pangalan. The saving power of Jesus' name is only through faith in Him. Yung meron lang pananampalataya. Agabi, pinag-usapan namin ang pananampalataya. Di ba, Pastor Degar? Who is known and loved by those names. And faith must know His name, who and what He is. Meaning, kung wala kang tamang relasyon sa binabanggit mong Jesus, kahit paulit-ulit pa yan, baliwala. Kasi ang faith na nasa iyo, galing din sa Kanya. Our object of our faith is from Jesus alone. Yung sinasabing no means intimate relation. Yung no, para bang sinasabi, mutual connection between you and God. Kaya ang object mo ay ang Panginoong Jesus. Yung no o new, past tense. When Adam knew Eve, they bore a son. Nung nag-new si Adam kay Eve, nagkaroon sila ng anak, si Abel at Cain. Abraham knew Sarah. Nagkaroon din sila ng anak. Meaning, new is an intimate relation. Amen?
Pag sinabing nyo, meron tayong pagkakaalam na malalim sa Panginoon. Sa Jewish culture hanggang ngayon, kapatid, kapag binanggit mo daw ang pangalang Jesus, pwede kang sampalin ng mga Hudyo. Kasi ang pangalang Jesus ang naging punot dulo ng kanilang kahirapan ng buong lahi dahil sa kaguluhan. Tandaan natin na sa isip pa rin ng mga Hudyo na maraming sumakop sa kanila. Magmula sa Egypt hanggang sa Babylonia at do sa 70 AD. At alam nila, magkakaroon din ng Megiddo, magkakaroon din ng Armageddon. Wala ibang sinisisi kundi yung pangalang Jesus. Meron din tayong mga kaibigang Messianic na imbis in Jesus name ang ilagay do sa dulo ng kanilang pangalan, ang nilalagay nila, Yeshua Hamasiya. Di na nila binabanggit ang Jesus. Ito yung mga talagang extreme na pinapalo nila yung Jewish culture, pero Pilipino naman sila. Maliban na lang kung talagang Hudyo ka. Amen. Pwede mong banggitin yung Yeshua Hamasiya. Sino bang Hudyo rito? Alam nyo, nung araw, ang mga expression ng mga nanay at tatay, pagsalbahe ang bata, anong sinasabi? Hudyo kang bata ka. Kaya akala ko nung araw, maliit ako, Hudyo ako eh. Kasi pag ang nanay ko, pag pinalo ko, sabi, Hudyo kang bata ka, multitasking sila, bakit? Namamalo na, nagmumura pa. Amen? Mga nanay nung araw, ganun kalupit mamalo. Kaya, hindi pa usi Captain America, may panay ng salag ko eh, kasi ang dami kong tama. Yun ang mga ugali ng mga nanay nung araw, mga tatay, kasi nga napakahigpit. Sa Old Testament, tinatawag ang Diyos bilang El. Elyon, Elohim. Ang meaning ng El is always in front, palaging sa una. Ibig sabihin ng El, dapat ang Diyos palagi ang nasa una ng buhay natin. Kung inuuna mo ang sarili mo bukod sa Diyos, wala kang Diyos. Godless. God should always be the first, not the second sa buhay natin. Kaya malinaw yung number one commandment. Alam yung number one commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Kaya inuna yun sa Ten Commandments. Ibig sabihin din ng Elyon ay Elohim. Ibig sabihin ng Elohim, buong tiwala ka sa lumikha ng lahat ng bagay. And Adonai means judge. Natatakot kang i-break ang kanyang batas o kautusan. Pag sinabing Adonai, ayaw mong ma-open ang Diyos, kaya lumalayo ka sa kasalanan. Shaddai means, ito yung mga binabanggit ko, mga lumang tipan yun. Shaddai means more powerful or source of all our power. Siya lang ang pinanggagalingan ng power, kaya Shaddai. Pamilyar tayo doon. Yung mga tumiwalag sa El Shaddai, nagtayo, yung mga transgender. Ang ginawa nilang grupo, Diyos ko Day. At meron din mga tomboy na humiwalay sa Diyos ko Day, nagtayo sila ng grupo, ginawa nila, Bongga Kaday. Yung mga liberal. Yung Yahweh means I am. Who I am. Kapag sinabi ng Diyos na I am who I am, yung unchangeable God in us, ibig sabihin, hindi magbabago ang Diyos anuman na mangyari, kaya I am who I am. Majority sa mga tao, kapag hindi na maganda yung nangyari sa buhay nila, hindi na I am. Lumilipat ang tao sa bato, sa ribulto, sa tisa, sa mga chok, imbis na sa Diyos, na ang tawag doon ay idolatry. Kapag marami kang ID, iba ka rin. ID latri. Kaya bawas-bawasan nyo na yung mga ID nyo. Kaya kapag sinabing I am who I am, unchangeable ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi nagbabago ang Diyos, anuman ang mangyari. Sabi nga sa John 10:28, they shall never perish. Hindi sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin, ninuman. Anuman ang mangyari, talagang Savior ang Panginoon. Kung papansinin natin sa ginawa nating mga letters, yung Savior ay 7 letters. Yung nakikita nyo ngayon, hindi Savior. Kasi maraming Savior, yung 6 letters. Ano yun? Ang bumbero, pag may sunog, Savior yan. Ang pulis, ang sundalo, pag may kaguluhan, Savior yan. Ang judge, pwede kang i-declare na not guilty. Pero ang salitang Savior na 7 letters,
ang Panginoong Jesus lang ang may hawak niyan. Wala nang iba. Kaya kinakanta natin, wala kang katulad. Amen? Siya lang ang meron nun. Katangian yun. Now, punta tayo doon sa the name Christ. Ano yung name na Christ? Since Jesus is the personal name, ang Christ naman ay title. Christ means President, Parliament, Congressman, Senator. It describes, ana? It describes the position and work of our Savior in the kingdom of God here on earth. There is a big difference because Christ's name is unique. There never was or ever will be another Christ. Even Apollo C. Kibuloy is not Christ. Iisa lang yan. Christ means anointed one. Sa lumang tipan, anointed one is equivalent to Messiah. Isaiah chapter 61 verse 1 to 3. And this is the heart of our message today, this morning. Tagalog po. Ito po, kaya ibinibigay ng Diyos ang kanyang pangalan sa mga tao ay para tama palagi ang ginagawa natin sa harap niya. May banal na takot at paggalang. And only the true Christian knows the names of God. Intimate relation, so to speak. Pag ang Christ nasa iyong puso, totoong worshiper ka. Amen? Yung banal na takot na sinasabi, takot kang gumawa ng kasalanan. Sabi nga, do not put my name into vain. Sabi ng Panginoon, huwag mong ilagay sa kahihiyan ang aking pangalan. Ang nakakalungkot, may mga singer, composer, mga Christian, ginawa na nilang chopper ng buhay ang Diyos. Amen? Binaba nila. Excuse me. Hindi chopper. Napakalaking Diyos yan, gagawin yung chopper ng buhay mo. And take note, ang pangalang Jesus ang namatay sa krus, hindi ang Christ. Amen? Kasi dual siya eh. And speaking of names, isisegue ko lang. Alam nyo, ang mga kababayan natin na umalis, na nanirahan na sa ibang bansa, for good, mga nasa Saudi, especially sa USA, nag-decision na sila na hindi lang palitan ang kanilang citizenship, pati pangalan nila, pinalitan nila. Kasi may hirap daw big kasi ng kanilang mga foreigner. Kaya pinaiksi. Kagaya ng Roberto, Bert na lang. Paano mo itatranslate yung pangalang Leo Delgario Katindoy sa Amerika? So, meron tayong mga kapwa Pilipinong nasa Amerika na ganito ang pangalan nilagay nila. Imbis na Rogelio Dagdag, ginawang Roger Moore para class. Amen! Yung Roberto Topacio Mamaril para social, Top Gun. Amen. Yung Remigio Batumbakal para klas ang dating, Remington Steel. Yung Roberto Makapigil, Bert Control. Agapito Hampas Lupa, Early 7 Strike Line. Alam nyo, ang full name ng aking misis, ang aking may bahay ay Diyos Dora Magpantay. Kaya, alam nyo yung Dora, lason yun eh. Kaya inilagay ko, Poisonous God, Straightforward, Magpantay. Ang Florencio na discovery ko ay Flower. Yung full name ko, Florencio Divina, Flowerly Divine. Sa Tagalog, Makalangit na Bulaklak. Hindi napapalitan yung pangalan Yusap eh, kasi USA na yan eh. USA, United States of the Far East. Kaya okay si Nanay Pei kahit tumira na sa Amerika. Amen? Okay, back to normal. Iwan na natin yung abnormal. Pinapasaya ko lang ngayon kasi kanina pa kayo masyado seryoso. Why is called Christ? Bakit tinawag na Jesus ang Kristo? What is His position and work in the kingdom of God? Yung babasahin natin ngayon, tatlong slide, is dedicated to the Antichrist. Dedicated to the incomplete. Kilala niyo incomplete? Hindi niyo kilala yung incomplete, ano? Nung ako yung nag-aaral ng college, madalas ako makatanggap ng grade incomplete.
Oh, pare, ano ka na naman? Iglesia ni Cristo ka na naman kasi incomplete ka. Kulang ka sa pray. Amen? Yung mga nakakatanggap ng Voltas 5, 5. Pero madalas kong makuha, incomplete. This is dedicated to the Antichrist. Kung merong Apostles' Creed, alam yung Apostles' Creed? I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, blah, 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 blah. This is more than the Apostles' Creed. Basahin natin. Because Jesus Christ is ordained of God the Father and anointed by the Holy Ghost to be our chief priest and teacher, who has fully revealed to us the secret counsel of and will of God concerning our redemption, and to be our only high priest, who by one sacrifice of his body has redeemed us and makes continual intercession with the Father for us. Tuloy-tuloy intercession ng ating Panginoong Jesus Ama. And also to be our eternal King, who governs us by His word and spirit, and who defends and preserves us in the enjoyment of our salvation that He has purchased for us. This is more than Apostles' Creed. Ano yung purchase for us? Kaya hindi pa nagde-dwell ang Holy Spirit sa Old Testament kasi hindi pa bayad. Amen? Pero sa panahon natin, binayaran na. Binayaran na ng cross. Kaya nga, lagi natin sasabihin, thank you for the cross, Lord. Yung kinanta natin kanina. Ito pong position and work ng Panginoong Jesus must be the foundation of the true church. Kaya ito ang dahilan kung gaano ka-importante ang kanyang pangalan sa ating buhay. Dahil tatlo ang ginampanan ng Panginoong Jesus nung siya'y lumakad dito sa lupa. Kasama natin. At lahat ng kanyang role, pagiging priest, pagiging prophet, pagiging king ay para sa benepisyo natin. Tayo ang nakikinabang, tayo nag-i-enjoy. Dahil yung tatlong title na yon, pinakilala niya sa atin. But the church cannot exist without Christ's work. Amen? As a prophet, as a priest and kings. For no one can believe unless Christ has spoken to his as a prophet. Bible. Sacrifice for him as a priest. Yung ipinako siya sa cross. Kasi yung bilang priest, bilang pagiging pare ng Panginoong Jesus, siya na ngayon yung nag-alay bilang pare. Kasi nung araw, pag nagkakasala ang tao, nag-aalay ng hayop. Sukdo lang pumatay pa ng hayop ang Diyos para lang mabayaran ang kasalanan natin. But, nung dumating ang Panginoong Jesus, yung pagiging saserdote na ginagawa ng mga Levita, ginampanan na rin ni Jesus. Siya na yung pinaka-high priest. More than the high priest of Melchizedek. And bilang priest and delivered him from Satan bilang hari. Nung inalis tayo ng Panginoong Jesus sa kamunduhan, sa kasamaan, siya'y nagahari sa buhay natin, hindi na si Satanas. Amen? Sabi ng mga bata, si Tantanas. Kaya wala na sa atin si Tantanas. Ang nagahari na sa buhay natin ay ang Panginoong Jesus. At lalong namamagnify ang kanyang pagiging second person dahil sa tatlong ginampanan niya, prophet, priest, and king. May iba-ibang mga topics yan, pero sinummarize na natin. So, tatlo po yung ginalawa ng Panginoon, pero ang nagbe-benefits tayo po mga Kristiyano. And the name above every name, maraming ginamit na pangalan na i-record sa Bible tungkol sa ating Savior at tagapagligtas. Like, Lion of the Tribe of Judah, Son of David, Image of the Invisible God, Lord of Glory, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Word, the Alpha and the Omega, the Prince of Peace, the Good Shepherd, the Governor, Son of Righteousness, Messenger of the Covenant, the Way, the Truth and the Life, the Bread of Life, and the Faithful Witness. Higit pa kapatid sa tsupan ng buhay mo. At lahat ng pangalan ng Panginoong Jesus bilang Savior ay kusang ibinigay ng Diyos para sa mga naniniwala at sa mga maniniwala pa lang.
At ang kapangyarihan at kaluwalhatian ay nandun lang sa ating tagapagligtas, walang iba kundi sa pangalang Jesucristo. And in other slides, it emphasizes Christ's beauty as our Savior. Amen? Sana naintindihan natin. And finality, tapos na po tayo. We learn from His names that Jesus Christ is eternal, almighty, unchangeably faithful, and all-glorious. Kaya dapat lalong lumalalim ating pagpupuri. That He sees, knows, and rules over all things, and that Jesus Christ alone is God manifested in the flesh, the only Savior of His people, the King of Kings, and the Lord of Lords. Jesus Christ is manifested by the flesh, kung sino ang Diyos Ama, siya rin ang Diyos Anak. Amen? So yung pangalang Jesus, bakit siya naging tao? Para makasama natin dito sa lupa. Kaya kung kapatid, kung may problema ka, mas mabigat yung dinanas niya. Nararamdaman ng Panginoong Jesus yung problema natin, yung karamdaman natin, yung cancer natin, yung sakit, kasi lahat yung dinanas niya. Kaya pag tayo na nanalangin, siya yung dumudulog sa Diyos Ama. Siya yung mediator, siya yung pinaka-messenger ng ating panalangin dahil dinanas niya yung kahirapan natin. Kaya pag tayo umiiyak, mas umiiyak ang Panginoong Jesus. Amen? Kasi dinanas niya yung pagiging tao eh. Yun ang purpose para masabi natin siya yung ating advocate, siya yung ating redeemer, siya yung ating hope. Napakapalad natin dahil meron tayong kakampi. Amen? Nakatira tayo sa mundong magulo. Pero buti na lang may Panginoong Jesus. Kaya nga dapat masaya palagi tayo. At ang isang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, nabubuhay sa pananampalataya. Amen? At lahat ng binibigay niya para sa ikabubuti natin. At yung problema, sa ikabubuti rin natin yun. Amen? Problems can direct us, can discipline us. Lahat yan, inaalo ng Panginoon ng problema para lalo tayong kumapit sa Kanya. Isipin mo, ang isang taong walang problema, hindi na magdadasal yan. Isang taong mayaman na, na walang Diyos, hindi na marunong magdasal yan. Ang gagawin niya, magnakaw na lang ng magnakaw. Amen? Ito yung mga mayayaman natin, mga kababayan, mga nakaupo sa Congress. Wala silang kakontentuhan kasi wala silang Diyos. Pero tayo, masaya tayo dahil may Diyos tayo. Amen? And last, for my parting verse, bago ko basahin to, tinatawagan po ang praise team. Awitin po natin yung isang napakagandang kanta na pre-practice namin kagabi na nakakatuwa. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, therefore, God has highly exalted Him, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, and give Him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of the earth, and of those under the earth, at doon sa ilalim ng lupa. Alam mo yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mga Lemuria, yung mga babaylan. Pati ron, takot ang Diyos. Takot sila sa Diyos. And to those under the feet, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ito mayo sa ating closing song. Let's sing. Son of God, Son of man, Lamb that was slain.
Father God, mapalad kami, Panginoon, dahil nagpakilala ka sa amin, Panginoon. Lord, marami pa kaming pinaplano, marami kaming binabalak, Panginoon. Pero Lord, kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon, Lord, lahat yun, Lord, mababaliwala. Kaya, Panginoon, turuan mo kami, Lord, na lalong kumapit sa iyo, Panginoon. Ano man, Lord, ang mga pagsubok, Panginoon, alam namin, Lord, na nandiyan ka, nakatingin ka, nagbabantay ka, Panginoon. Hindi mo kami, Lord, hayaan mapahamak. Hindi mo kami hayaan, Lord, na mawalay sa iyong kamay, Panginoon. And Lord, lalo kaming lumalim, Panginoon, upang Lord, lalo namin masunod ang iyong kalooban habang kami nabubuhay dito sa lupa. Panginoon Diyos, pinapanalangin po namin, idinudulog po namin ang aming kapatid na si Ate Lorma, Panginoon, na dumadanas ng pagsubok, Lord, nakaramdaman, O Diyos. Lord, hindi namin kayang abutin, Lord, ang kanyang nararanasan, Lord. Ngunit, Lord, pinagkakatiwala namin siya sa iyong kamay, Panginoon, ang kanyang kagalingan, Panginoon, si Ate Lorma, Panginoon. Maging sa financial, Panginoon, tulungan mo siya, O Diyos. Wala kami maitulong kundi ipanalangin siya, Panginoon, upang, Lord, makasama uli namin siya, Lord, na sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, gusto namin siyang tulungan, Lord. Ngunit, Lord, maiksi ang aming kamay. Ngunit, Lord, walang imposible sa iyo, O Diyos. Pagagalingin mo siya, Lord, ibabalik mo siya dito, O Diyos. Tulungan mo siya, Lord, na hindi na maogarahan. Tulungan mo siya, Panginoon, ng kanyang pamilya, Lord, na makarecover, O Diyos. Ibalik sa normal ang kanyang kalusugan upang, Lord, makita namin siya na masaya, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord, na tinugon mo na, Lord, ng aming mga panalangin, Lord, especially sa aming kapatid ni si Ate Lorma, Panginoon. Hawakan mo siya, Lord. Pagaling mo siya. Bigyan mo siya ng himala dahil ikaw ang Diyos ng himala ng aming buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin siya sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nakinig, sa mga kapatid na nakarating ngayon, Panginoon. Pagpalain mo sila, Lord, sa darating na linggo upang, Lord, magkita-kita uli kami, Panginoon, sa susunod na pagsamba at pasalamatan at papurihan ka namin, Panginoon. Lord, punong-puno ng kagalakan ang aming puso dahil nakikilala ka na namin ng lubos. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Lord, na lalo kami lumago sa iyong salita at lagi kami, Lord, nasa iyong piling, Panginoon. Kakapit kami sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Diyos at sariling tagapagligtasan. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maganda umaga po. Shouting, you got me leaping.